araw guys. Magandang umaga sa inyo o magandang gabi dito. So, nandito naman po si Jason Leet sa Trick Sultan Geda. So, ngayon tungayan natin yung isang item na re-reviewin natin sa araw na ito. Yung Fuel X7 na Trek. Okay? So, samahan nyo ako guys at ating i-review kung ano ang meron ngayon sa Trek Fuel X7 2022 model. So, guys, ito yung ano, yung bagong model ng Fuel X7 2022 model. So, napakaangas ng kulay niya ngayon. Black siya na meron siyang crystallize. So, ang size nito guys ay small. So, kung mapapansin nyo, ang Trek Fuel, ang ganitong batalya na may carb ay para sa small at extra small. So, yan guys. So, ang rear ano niya, sukat niya ay boss 148. Yung sukat ng hub. So, yan guys. Boss 148. So, ngayon, ang rear suspension ng Fuel 7 ay ang float box na Evol. So, yan. So, meron siyang rebound. Adjacent na rebound, guys. So, ito, medium. Tapos, firm. Tapos, ito naman open. So, yan. Yan, guys. Angas. So, yan. Ano naman, doon kasi sa mga high-end na fuel, may merong box. Ito ngayon, yung ganito pa rin na sa Fuel X7. Kahit yung Fuel X5, wala pa rin siyang toolbox. So, maganda rin dito guys. Meron na siyang chain body protector. So, ito. Iwas gasgas sa mga trail. At meron din dito. Tapos guys, yung kanyang fork naman, ang travel niya ay 140mm. 140mm travel, size 29, at ang kanyang offset naman ay 44. 44 offset. Yun, hindi nag-focus guys. So, yan. So, ang fork niya ay RockShox 35. So, meron na rin siyang control dito. Ganyan, lock. Tapos, open. So, naka-throw axle na din siya. Tapos, yung kanyang brake set naman ay Shimano. Shimano siya. Aha, Shimano M4 100. Shimano M4 100. So, yan guys. So, yan. Yan. Tapos, yung kanyang handlebar, Bontrager din. Tapos, ang kanyang stem ay Bontrager din. Ang maganda lang din dito, guys, naka-knock block na din siya. So, ano bang purpose ng knock block? So, once na natumba ka o lumiko ka, hindi siya mag-to-turn. So, nakalock na siya. Kasi, ito guys, kung wala siyang knock block, sasaya dito, dito. Yan, sasaya dyan dito guys. So, yan. So, iniiwasan ni Trek na sumaya yung fork sa frame. So, yan guys. So, babalik. Punta naman tayo sa rotor disc niya. Shimano din siya. Shimano pa rin siya na ang size niya ay 180. So, yung brake set niya, Shimano pa rin. Isang set, ganun pa rin. So, yan. Naka dual piston. So, yan. Ganun din sa likuran, guys. So, ang brake set niya, Shimano pa rin. Tapos, ang kanyang rotor disc, ang size niya ay 180. So guys, dito pala sa
sa rim naman niya ay ready tubeless na siya, guys. Sa gulong naman niya, XR4 team issue, tubeless ready na din. So ang size nito ay 29.2.6 na gulong. So tubeless ready siya, naka-tubeless na. So ang kanyang hub sa unahan ay guys ay Boss 110 na Bontrager. Yan. Pero yung rim niya 28 holes lang yan, guys. 28 holes. Hindi kagaya doon sa Fuel X5 na 32 holes. So ganun din dito, guys, sa likod. Ang kanya namang hub ay Bontrager din, na ang size niya ay 148, 28 holes. Tapos yung rim set niya ay Bontrager din na comp 30. So naka-tubeless ready pa rin siya. Tapos ang spoke niya ay 28 holes. So ngayon, punta naman tayo dito, guys, sa group set ng Fuel X7. So ang Fuel X7, ang kanyang RD ay NX na 12 speed. NX 12 speed, guys. Yan. Tapos yung kanyang cassette ay 12 speed na. Alam ko ano to, SPG. Yung kanyang ano ay Strampy. Nandito sa likod. Ang kanyang cassette ay SRAM PG-1230. Tapos ang kanyang crankset ay NX din, na naka-dub siya. Boost type 2, guys, ang kanyang ano. Tapos naka-press fit siya. So ang size ng kanyang chainring ay 30T. Maganda na din siya kasi meron na rin siyang chain protector dito. Iwas gas-gas na din, guys. So ang maganda lang din sa Fuel ngayon, guys, base dun sa 2021, meron na siyang tawag dito. Nalimutan ko ang tawag dito eh. Ito yung ina-adjust mo, guys, para yung sa high level. Ito. Yan. Yung Mino. Yan. So yan, guys. So yan. Napakaganda ng kulay nito, guys. Tapos naka-dropper post na din to, guys. Siyempre. Dropper post na. Yan. Yan. So napakaganda. Napakaangas, guys. So kung tatanong nyo yung magkano ang presyo niya dito sa Saudi, so ang kanyang presyo ay 15,000 88 real. So times natin sa Philippine money, kung itatimes natin sa Philippine money, mas mahal pa sa NMAX version 2 na naka-ABS. So depende rin kasi sa palitan, guys, ng Philippine money sa atin, kasi dito ngayon, as of now, sa buwan na to, ang araw ngayon ay June 25. Ang palitan ng peso ngayon ay 14.20 real. 1 real is equals to 14.20. So, yun. Tapos ita times na lang natin kung magkano yun. 15,000. So, diba? So, yan. 15,088. So, meron na yung stock dito sa Jeddah Sultan Trek. Meron pa ditong ML na size at small. So yung handbrake niya, Bontrager pa rin na soft compound. So okay na okay. So ito, guys, kung sa trail lang naman din gagamitin, pwedeng-pwede na ito. Pwedeng-pwede na ito sa mga mahihilig sa trail. At ang inyong lingkod nga, guys, ay meron ding Fuel X5 na kinuha ko. Kasi mas mura-mura yan kaysa dito. So yung, guys, ito lang yung ating review sa Fuel X5. So salamat sa panunood at
pag ano, pagsama sa akin para mag-review na ang Pulex 7. So guys, see you in next episode sa ating mga i-reviewin na mga bike. Bago ang lahat, syempre, i-show muna natin tong Pulex. So guys, salamat sa inyo at sa susunod dali na ating pagbablog ng mga iba't ibang uri ng trek bike dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Samahan nyo lang ako sa susunod na episode. Thank you guys and ride safe always.